Inere po siya kahapon at may YouTube title po ito, Driver, sinet up daw ng kanyang amo na isang YouTube vlogger sa isang viral video. Nasa studio po natin muli si Mang Jun. Kaya namin kayo pinabalik, sir. Ito kasi dahil sa request ng maraming netizen. Hati kasi, merong kumakampi po sa inyo, may kumakampi doon kay Guard, may kumakampi po kay Sir Keith. Ang napansin ko lang talaga doon at tinugunan ko ngayon, kaya nandito kayo. Yung request nila na kung pwede pabalikin kayo para malaman bago naming tulungan si Guard. Opo. Na talagang nagsasabi ng totoo si Guard at hindi ka nagagamit lamang ni Sir Keith or walang nanggagamit dito kung kani-kanino. Opo. Sige, papasukin na si Sir Harold Domer, kasama ni Sir Harold, yung kanyang living partner. Kaya ako po kayo pinapunta rito, gawa po ng request ng mga netizen. Ang sabi nila, bago raw namin kayong tulungan, kailangan alamin muna kung nagsasabi ng totoo si Guard. Baka siya ay nakipagsabwatan na kay Sir Keith. Yung po'y sabi naman netizen, hindi po galing sa akin yon. Kaya nandito kayo para isa pong interview pa bago kami umaksyon. Meaning, kayo po ay sasama namin sa korte tulad ng pag-usapan kahapon. Opo, salamat po. Nandito po yung girlfriend niyo. Magandang hapon po, ma'am. Magandang anong pangalan niyo po, madam? Rose Ann po. Sir Harold, may mga netizen kasi nagsabi doon sa mga comments nung mag-sorry sa'yo si Sir Keith. Opo. Bakit daw agad nag-sorry at anong napag-usapan niyo habang nagsosorry at baka ikaw raw ay nakakunsyabat niya para igibayin itong si Sir June? Hindi po, sir. Siya nga pala, tinatawagan po namin si Sir Keith. Ring nang po yung kanyang telepono at hindi niya po kami sinasagot. Now, yung sinasabi ni Mang Jun na tinignan niya muna si Sir Keith bago kanya inupakan, nandun ba si Sir Keith? Yung pong una nandun po, sir. Pero yung pong pangalawa, wala na po. Nasa loob, pumasok po sila ng loob ng bahay. Andun yung mga admin, di ba? Mang Jun, nandun si Sir Keith nung una. Opo. Opo. Pero nung magsuntok ka, wala na. Nung inupakan kanya, wala na. Nung pangalawang beses po, alas 5. So magkaibang oras. Magkaibang oras. Nung time na nandoon si Sir Keith, anong oras yun? Alas 3 po. At nandoon si Opo, yun po yung time Mangjun na pinuntahan po nila ako. Lahat, kasama po yung mga admins, sila po. Ano na pag-usapan doon? Yun yung wala sa video? Wala pong video yun. Okay. Talaga sinong yun. Sinong nakausap mo nung punta nila doon? Si Ma'am Bena, asawa po, ay girlfriend. Okay. Opo. Si Mang Jun. Si tapos Sir po June. Yung mga admins po. Mga ilan? Apat. So mga tama anim ba? Kasama si Mang Jun doon? Kasama po. So habang kinakausap ka, may nagbibideo? Sinabi lang po na, videohan mo yan, videohan mo yan. Anong oras ulit yun, sir? Alas 3 po. Anong araw po? January 2, Sunday. Ano po yung approach sa inyo, yung unang-unang approach? At sino hong unang nagbitaw ng salita? Sino nung alas 3 niyo? Sino po ang unang nagbitaw ng salita? Si Sir Keith po. Ano pong sinabi ni Sir Keith? Kuya Guard, ikaw ba to? Nakikipag-chat dito sa fans. Ako, text mate yata yung pagkasabi o chat. Inamin ko po, sir. Okay. Akin po talaga yun. Okay. Tapos humingi po kaagad ako ng pasensya. Kasabi ko, nag-concern lang naman po ako sa dalawang fans. Okay. Na pumunta tapos hindi nyo man lang sinipot. Inabot ng alas 7 ng gabi doon. So ikaw pang nagkaroon ng pagmamalasakit sa fans? Opo. Right. Dapat ang nagkaroon ng malasakit doon yung mga admin niya. Ay, opo. Okay, sir, tapos kayo po yung mismong kausap nung araw na yun, sir. Dapat sinabi nyo na bawal pala yung fans na pumunta doon. Ako talaga po idol yung kateks noon. Kasi lahat naman po ng fans dumadaan sa akin. Nakarating doon yung parang pinaka-assistant po ako ni Kit eh. Yung teka, ano papel mo? Driver? Bodyguard? All around po. Talent? All around po ako. Executive producer? Ano ka ba? May sinasabi po nga po sa personal assistant? Parang sinasabi niya RM, road manager, pag sinasabi niya sa ibang fans. Okay, sige. Hindi, nagtataka lang ako. Nagtatanong lang kasi bakit ikaw mag-screen sa mga fans? Eh kasi dito sa akin, yung driver ko walang pakialam sa mga complainan ko. Both po sila idol, pati yung girlfriend niya ayaw humarap sa mga fans. Alam po ng mga followers yan na ako po talaga ang humaharap sa kanila. Pumunta man sa bahay, sa telepono, sa message, ako po sumasagot. Lahat po ng fans. Binigyan ka ng ganung responsibility bukod sa pagiging driver, bodyguard na rin siguro. Opo, opo, totoo po. Tapos tirador. Hindi naman po. Hindi, kasi sabi mo, galing sa ito na. Utusan ka. Oh, sandali lang, sabi mo, tiningnan ka lang. Para bang ang basa mo agad, tirahin mo yan. Tinira mo. Tirador po ang tawag talaga doon dahil tumira ka. Okay, tinira mo siya, inupakan mo siya, tirador ang tawag doon, sir. Okay po. Yun yun. Pagkatapos noon, mga ilang minuto pag-uusap. Ito po yung pag-uusap po nila ni Sir Keith. Ah, recorded. Opo. May nagbibideo po dyan yung admin po ni nung Keith. Okay. So bakit hindi naka-upload yan? So ang in-upload lang yung panununtok ni Sir June. Oh, wala to ah, sa mga kumakalat na video. So ma'am, ano yung nakalagay sa video? Ang nakalagay po dito, sabi po nung ano yung mga laman yan? Nag-usap po sila ni Sir Keith na
Katunayan po, nag-ayos po sila, nang hingi rin po ito ng patawad kay Sir Kate at naghingi rin po ng sorry si Sir Kate dito at pinayuhan pa po ito. Sabi pa nga po dito ng isang admin, pasalamat ka oh, ang bait-bait niya oh, kung ibang tao yan, kung ano nang ginawa sa iyo niyan, sabi ng isang ano dito. Okay. Anong sagot naman ni Sir Domer? Ayun na nga po, nanghingi po siya ng sorry. Pasensya po. Todo-todong hingi mo ng pasensya. At tinanggap naman ni Sir Kate yung hiningi ng pasensya. Ano yung naging ending ko sa video na yan, ma'am? Putol po eh. Parang hanggang doon lang po sa nag-akbayan kayo. Ano? Opo. Hanggang doon lang po. Inakbayan kayo ni? Opo. Hindi na nga rin po nakita yung pag... So, nung inakbay ka, anong sinabi ni Sir Kate doon sa'yo? Lesson learned daw po. Lesson learned ko daw po yun. Lesson learned. Opo. Tapos wala na po. And then, pagdating ng 5 o'clock? Sumugod na naman po si Mang Jun. Mag-isa na siya? Opo. Wala ka na nakita doon na kita lens? Wala na po ako nakita na sa loob na siya. Po. Opo. Bago kanya upakan, anong binitiwan niyang salita? Bali may dalawang pans na rin pong dumating na naman eh. Isang bata saka isang lalaki. Ang araw din pong yun. Same time? Opo, natanong nga po yan si Mang Jun eh. Gusto nga pong magpa-picture nung bata. Eh kaso tinaboy po ni Mang Jun. Balik na lang daw po bukas. Sabi po tulog daw po yung master niya. Pero gising naman po kasi nga may nangyari na nga po sa amin. Dapat mo tinaboy Sir Jun? Hindi po. Pans yun, dapat nagpapaalam ka doon sa boss ko. Ang sabi ko po sa pans, balik na lang kayo. Kasi usually po idol, pag may pants, ang idadahilan ko talaga tulog kasi hindi naman po nila lalabasin eh. Pero gising, di ba? Oh, gising po. Kahit gising po yan. Sinungaling ka po. Kahit gising po siya, hindi po nila lalabasin talaga. Hindi, para ba't hindi mo subukan tawagan? Dapat ang magde-decide yung pong ano, tao na pinupunta ng pants. Order niya na po kasi yun eh. Meron siyang standing order. Yung mga nakaraang gwardiya po doon, alam po nila yan. Yung mga gwardiyang pinalitan mo, di ba alam nila yan na yung mga pants na iipon sa labas, din nilalabas nila? Hindi ko alam na gano'n ang ano nyo doon. Meron kang mga guard na nakausap na dati na pwede namin kausapin na talagang may habili na huwag kinakausap yung mga fans? Meron po, nandiyan po, may kasama po ko siya. Yung tinanggal po nila. Kasi pagpasok yung mga isang guard. Sir Jun, sabi ni Sir Domer, wala doon si Sir Kate. Ang sabi mo kasi kahapon, bago mo inupakan tong si Sir Domer, tinignan ka ni Sir Kate. Para bang go signal na tirahin na yan. Kaya ka tumira. Tama? Yung sabi mo kahapon? Tama po. Alas 3 nandun si Sir Kit eh. Tapos alas 5 mas tinira itong si Sir Domer. Andun po siya. Hindi niya na po napanasin yung idol. Kasi yung mga admin nandun na po lahat. Nagsunura na paglabas ko eh. Sunod-sunod na po yun. Yung mga nagka-camera po, nasa likod lang po si Kit. Hindi niya na po mapapansin yun kasi nagkakagulo na kami dalawa eh. Paano niya po makikita yun? Nagsunura na po yung naglabasan. Paano po? Pero dito ka nang galing sa papasok eh, di ba? Hindi, palabas po yon. Galing po ako loob ng bahay. Paglabas ko, nagsunuran na po yan. Pati po si Kit pagdaan ko, nandun po sa may lamesa, gumano na po siya sa akin. Mang Jun, si Rafi. Nireview ko yung tape paulit-ulit. Doon sa bago kayong manuntok, doon kay Sir Harold. Okay po. Parang alam na nung magbibideo, na meron kayong gagawin. Kasi nakatutok na yung video eh, bago ka pumasok doon sa guardhouse eh. Opo, ganoon po talaga yung plano po siguro talaga nila, idol. Pero although wala kaming pag-uusap ng mga admin na kung anong gagawin ko, wala po kong alam na binibidyo po ako. Marami pong kuha yan, meron pa pong ganda dito sa kabila, sa left side, sa right side. Marami pong video yung kumalat yan eh. Meron pa po buo. Ito lang video na ito na kumakalat. Na kung saan naka-ready na yung videographer na parang ine-expect na may mangyayari. Aware ka doon. Plano po talaga siguro yung ano ko. Idol, talagang yun po talaga bumuo ko yung unang sinabi ko sa inyo na set up talaga. Yun po talagang pagkaka-alam ko po doon sa ginawa nila eh. Okay. Kasi yung that day po talaga, gusto na akong makaalis ng mga admin. Gusto na akong malis na ako. May message po sila sa akin that day. Na umalis na daw po ako sa poder ng Kit kasi binubuyo ko raw po sa babae. Okay, at meron kang screenshot? Oh, meron po ako. Sabi po ni Sir Jun na noon pa, nung ikaw ay nandun pa sa nagjo-duty sa subdivision na yun, may bilin na si Sir Kit sa inyo na huwag papasukin ng fans kahit na nagising siya, palalabasin na tulog para hindi lang ma-entertain yung mga fans? Opo, totoo ba yun? Kanino po galing yung instructions? Galing po kay Sir po. Si Mang Jun po nagsabi sa amin. Mang Jun, ikaw lang pala nagsabi. Pero minsan po pag wala ako, nakikita rin po nila may fans, kahit di ko nakakausap, yun po ang sinasabi nila, na tulog sila, wala, ganun po. Hindi, pero teka muna,
ikaw lang may sabi noon sa guard. Eh, baka naman walang bili ng ganun si Sir Kate. Ibin sila po, silabihan po yan. Yung akin po, iba yung sa akin, iba yung pag-uusap po nila. So, dahil po doon, sir, lahat ng mga pupunta ng mga fans, hinaharang. Opo. So, ano nangyari? Tinatabo yung mga fans? Minsan po yung iba, naghihintay po. Minsan naman, yung iba, umaalis na lang. Ano nangyari doon sa mga naghihintay? Wala. Walang nangyayari yung iba. Ano mga purpose ng pagpunta ng mga fans doon? Magpapapicture lang po. Yung iba, may binibigay na mga regalo. So, yung mga may dalang regalo, pinapauwi na rin? Minsan, kinukuha yung regalo, tapos hindi naman lumalabas sila sa serpa rin. Sino kumukuha ng regalo? Minsan, yung mga yaya. Ah, yung yaya ang kukuha ng regalo? Opo, minsan, pag may mga pasalubong yung mga ano fans. Anong sinasabi pag kinukuha ng yaya? Eh, sinasabi ng mga katulong, itulog daw si sir. Tuwing may ganong klaseng sitwasyon, wag na si Sergio na sa mga katulong na lang, kukunin yung regalo tapos sabihin tulog. Opo. Palaging tulog. Ayun po sinasabi nila sir eh. Noong mga kasambahay. Opo. Salamat po sir. Sige po. Maganda hapon po sir. Meron kang point doon. Kumbaga, plus point. Hindi ko po siya sinama dito para talagang tumistigo. Actually, hindi niya nga po alam na ipapatawag niya siya eh. Kaya lang nga po, siyempre kailangan ko rin po ng kahit papano magde-depend sa akin. Kaya napilitan pa ako sabihin siya. Magkasama ba kayo sa agency, sir? Yes po. Sir, payag ba kayong dalawa na ipapa-lie detector test ko kayo para malaman kung sino nagsasabi ng totoo? Okay po. Okay na po, Idol. Ang purpose dito upang alamin kung ikaw ba, Sir Harold, eh hindi mo ginagawa to dahil kinukunsyaba ka lang. Yun ang sinasabi ng netizen. Eh, lahat ito hindi galing sa akin, ha? Una po dapat akong pupunta dito, sir, di ba? Ako po yung unang Opo. Dumaan po muna kami sa mismong amo ko. Kasama ko po yung mga tita ko. Nag-arkela pa po kami ng private ambulance kasi dentisto, senior citizen yung tita ko, yung mga pinsan ko pa. Yun po inarkila namin in case po kasi may mangyaring sumakit yung tiyan yan or yung tita ko yung mapano. Kaya private ambulance po yung inarkila, inutang pa po namin yun sir para lang makalawas dito. Purpose po talaga namin, dumiretso po muna dito. Para lang po hindi po mabaliwala naman yung amo namin, dumaan na rin po muna kami doon sa mga mismong pinangyarihan. Kaso lang po, ay tulog pa, medyo na iinip na rin yung mga kasama ko at pagod sa biyahe. Dumiretso na po kami dito, sir. Kaso ang nangyari lang po, binigyan lang po kami ng number tapos balik daw po kami kinabukasan. Sino nagsabi noon? Yung pong guard sa baba. Para daw po sa susunod na step. Anong oras pa kayo dumating dito? Mga 9. May pangalan ka nung guard? Wala okay. Po. Sa baba. Hanapin mo yung guard na yon, yung araw na yon. Itong mga guard sa baba, namumuro na sa akin to. Kahapon pamangkin ko, gusto kong makit dito. Yung anak ng kuya ko, binastos ng mga guard na yan. Namumuro na kayo. Binabastos niyo yung mga bisita ko. Sorry dyan, sir, ha? Nag-hire pa kayo ng ambulansya para makapunta rito. Opo. Tapos naharang kayo. Mm-hmm. Ng guard. Nine o'clock kayo dumating. Po. Kung dumating kayo ng mga 4 o'clock, maintindihan ko yung 5. Pero kung 9 pa ng umaga, pinauwi kayo ng guard. Nakuha niyo yung itsura ng guard. Sige, sir, mamaya bababa tayo. Turo mo sa akin. Ina-assure ko sa inyo, pag yun, i-request ko na si Bakin yun. Pag mapatunayan talagang kayo po ay hindi niya naasikaso at naging tamad yung guard pabaya, i-recommend ako sa TV5 na si Bakin yun. Doon sa lie detector test, para malaman lang namin na hindi ho kayo nakikipagsabuatan kay Sir Keith tulad po ng hinara ng mga netizens. Okay? Ah, hindi po, sir. At ikaw naman, Sir June, para malaman na totoo yung sinasabi mo na inutusan ka na ikaw ay umaksyon nang hindi dapat tulad ng inupakan mo itong si guard dahil sa utos ni Kit. Yes, Idol. Okay lang po. At saka, Idol, pala, may pag-uusap na po sila ni Kit. Ilang beses na po siyang pumunta sa bahay nila. Opo, totoo po yun. Anong ginagawa ni Kit? Noong time pong yun, nagantay po kami dun sa boss namin na lumabas. Kaso po, andun po yung kapatid ko sa may guard. Nakita rin ng kapatid ko. Naawa po ako dun sa pangyayari nila nang kala ko nga po totoo po yung pagbabanta. Yung napanood ko po sa YouTube na may death threat daw po sila. Sino po? Sila, Sir Kit po. Tapos yung may pinakitang file ng kaso, ay din, siyempre po, ako naman po, madali po akong madala dun sa napalagay po yung loob ko kaagad. Kaya po, medyo tinanghali po kami ng dating dito, sir, nung Monday. Anong pakiramdam mo nung humingi na sa'yo ng sorry itong si Kit? Pakiramdam ko, sir. Sabi ko, okay na po yung mga pangyayari. Gawa ng ako naman po, madali naman po ako makipag-ayos, sir. Kumbaga po, umuwi na nga lang po ako sa probinsya namin para kalimutan na po yung mga pangyayari sana. Hindi na nga po alam ng agency ko na kung ano po yung tamang rason kung bakit ako umuwi. Pamilya ko, hindi rin po alam. Sir, yung paghingi niya ng sorry sa iyo, ano yung mga, kung matatanda mo yung mga exact words niya habang siya ay nagsusorry? Pinapa, ano po sa akin, listen, learn, listen, learn.
lesson learned. Yung po learned, lagi yung naririnig ng tenga ko ngayon, sir. Hindi siya nagsasabi na ako'y nagsosorry in behalf of Mang Jun. Walang ganon? Wala pong ganon, sir. Kasi hindi dapat siya mag-sorry. Kung tutuusin, ha, hindi dapat siya mag-sorry. Dahil kung halimbawa sa tao ko yun, nanuntok, yung tao ko dapat ang utusan ko, ikaw mag-sorry, tapos ako paparusahan ko yung tao ko. Kung kinakailangan sibaking kong tao ko. Ba't ako magsosorry na hindi ko naman kagagawa yun? Opo. Hindi ka malagtaka doon bakit siya ang nagsosorry sa halip na dapat ang nagsosorry ito. Ang isa po, wala po akong narinig dyan na lumap kahit po nung gabi po, nandun po yan sa loob ng sasakyan, parang inaabangan pa po ako niyan, sir. De, kung wala pang dumating. Inaabangan? Ba't mo inaabangan, Mang John? Idol, nasa loob po akong kotse, may kausap po telepono. Yung guardhouse po nandito, yung kotse po nandito, paano ko po siya abangan nakaparada po sa garahe? Kaya nga, patay yung sasakyan, tapos nandun ko sa loob ng sasakyan. Doon po ako nagtitelepono, Idol, kasi para walang ingay. Pero paano pong sinasabi niyang aabangan? Andito po yung guardhouse, andito po yung garahe namin. Ano pong abang doon? Eh talaga pong driver nila ako, nakatambay po ako. Ito ah, Sir Harold, kung isipin mo, anong dahilan bakit nagigigil sa galit sa itong tao? Hindi na po yung hindi ko maintindihan dyan, sir. Kaya nga, tingnan mo ha, analyze mo. Bakit siya maging galit na galit sa'yo? Hindi naman fans niya ang nadihado mo. Opo. Hindi naman fans niya ang niligawan mo. Po, at ang chinismis mo, hindi din naman siya. Kundi si Kit. Opo. You follow me? Opo. So bakit siya manggigil na gigil sa iyo? Yun nga po. Ano sa palagay mo, Mrs.? Hindi ko rin po alam. Bakit nga ba? Bakit ka gigil na gigil dito? Kaya anong rason bakit kailangan mo siyang bugbugin ng dalawang beses? Exactly. Hindi mo naman fans yun, Mang Jun, di ba? Mga fans ni Kit Jun. Yes, Idol. At pagkatapos, to add it up, ang chinismis naman ni Guard ay si Kit at hindi ikaw. So pakipaliwanag, bakit gigil na gigil ka dito? Ang isip ko na po, yung ginawa niyang kwento, sa akin manggagaling dahil po nilagay niya po yung pangalan ko eh. Sabi nga ni Mang Jun, yung YT niya, hindi siya binabayaran. Pag nagbablog sila, masama loob niya. Nandun po yung pangalan ko eh. Kaya po, lalo ako nag-init po sa kanya, Idol. Sa isa pa yung sinabi ni, nagtingin ng kami ni Kit, yung pag-send niya sa akin, parang sabi niya, bahala ka na. Parang ganun po ang ibig sabihin ng senyas niya. Sir, may paparinig po sana akong voice record. Sige po. Tungkol po dun sa YouTube na ano, sir. Hindi po sa akin ang galing yun. Transfer lang din po ng kasamahan kong gwardiya. Ano sabi na transfer po ko po dun ano sa... Ano pong laman? Ano sabi? Yun nga po, hindi daw po siya binabayaran talaga sa YouTube channel niya na siya po mismo ang nagsabi, sir. Andiyan po. Umamin po sa akin so, nagsalita siya dun sa YouTube na sinasabi niya hindi siya nababayaran. Opo. Ito si Mang Jun. Opo. Nakwento po yata dun sa kasi guide. Magkaibigan po sila. So, naglalabas siya ng kanyang sama na loob tungkol dun sa hindi pagbayad sa kanya sa YouTube channel niya. Opo. Di ba sir, hindi ka naman talaga binabayaran? Opo, Idol, di ba nasabi niyo? Totoo naman. Pero wala kang sa rights magsabi lang. Dapat nga magpasalamat ka kasi lumabas eh. Hindi yun ang pinupunto dito. So kung baka tinulungan ka pa nga niya eh. Kasi that time po nangyari yun, Idol, okay pa kami. Wala pa kaming problema ng that time na yun. Kumbaga meron kaming problema sa asawa niya na nakakaamoy na meron siyang babae. So dinagdag niya pa po yun. So parang lahat po pumutok sa akin ang labas po ng kinuwento niya. So yun po nagpa-provoke sa akin din, isa, other side dun sa pag-utos sa akin ni Kit. Kaya lalo po ako nanggigil sa kanya. Kung halimbawa man po, Idol, kung may totoo man yung kinakwento niya, wala po siya sa rights para magsalita. Oo na, nandun na po tayo, di ba? Hindi tayo magkakilala, di ba? Hindi tayo nagkikita tayo doon, tumatambay ka, pero never kitang kinausap. Nagsasalita ka rin sa akin, Mang Jun. Nagsasalita ako sa'yo, saan ako nagsalita? Oh, never diba, kitang kinausap, kahit tanongin mo pa yung mga kasama mong gwardiya. Oo, nung tukol sa mga doon, wala tayong pag-uusap. Oo. Diba? Pero nga yung sinasabi kong sa YouTube channel, pero transfer anong, lang. Anong rights mo para ikwento, isiraan si kami, si, kasama na ako? Medyo diba? Sumama nga lang din yung loob ko. Na oh, bakit ka sasamaan loob sa akin? May ginawa ba akong pangit sa'yo? Ay, katulad nung kausap mo yung dalawang fans, ikaw mismo ang kausap, di ba? Sinabihan ko naman yung fans. May sinabi ka, may sinabi sa akin yung fans na wag ka daw mag-sabi mo dun sa fans. Sabi nung fans sa akin na wag kang magtiwala dyan sa guard na sobrang payat. Oh. O ganun na ginawa mo, di ba? Kasi nga, ganyan ang gawain mo. Wala, gagawa ka ng wala pa eh. Wala pa yung pangyayaring yun eh. Kung ano na lang pinagkukwento mo. Kasi nagtitext sa akin ng conversation mo eh. Kaya alam ko na eh, na yung mga pinagsasabi mo. Bago pa kanya kayo mag-usap, sinasabi niya na sa akin, nakausap po si guard, ganito sinasabi. Oo. So sabi ko sa kanya, wag yan ang kausapin nyo. Kung gusto niyo makausap si master, balik kayo mamayang gabi. Pag-gising niya. Yun po ang tinext ko sa kanila. Sir Harold, ano po yung pakiramdam niyo ngayon? At least nakaharap mo na siya ulit face to face for the second time. Sobrang sama pa rin po, sir. Ni anong sorry, wala pa rin akong na ano sa kanya, natatanggap. Naniniwala ka ba doon sa kanyang mga depensa na siya ay napag-utusan lang ni Kit
at siya ay tirador ni Kate. Hindi po mawawala rin sa isip ko yan, sir. Ikaw, Mrs. Madam. Ganon din naniniwala po. Naniniwala ka ba na siya ay napag-utusan lamang? Parang ganon na rin po. Pwede niisip pong mangyari. Na rin po namin na pwede pong mangyari lahat ng po yun. Pero sana po, sir, idol, kasi dapat hindi niya po nilagay yung bata sa kamay niya eh. Correct. Na dapat pinag-usapan. Napakalit na issue. Ikaw pa daw yung unang nag-post. At bakit ikaw nagkameron ng kopya ng CCTV? Yun din po. Kanino galing? Binigay sa akin ng kasama mo. Rights mo ba yun? Hindi. Ang akin lang po kasi idol noon. Para makita ikaw ko na yun kung ano nangyari. Eh. Ikaw pa yung may karapatang makakuha. Meron lang lumalabas ng mga isyong hidden eh. Sir Harold, tinatanong ko na kayo tungkol doon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit si Kit katakot-takot na hingin ng sorry sa'yo samantala hindi naman siya nanakit sa'yo? Yung mga po, sir. Saka po, mayroon po kami. Kaya bigla po akong napaisip kagabi. Nung Monday po, may nag-text po sa amin na tutulong daw po sa amin. Parang financial po kasi nalaman daw po nila yung buhay namin, ganyan. Eh, nagpadala po sa Palawan. 4,000 po. Monday pa po yun. Pero hanggang ngayon po, hindi po namin kiniklaim. Kasi baka nga po, akalain ng mga tao na kapag tinanggap po namin yun, binabayaran nga po kami. Opo. Kaya hindi po namin kiniklaim. Tapos, na-tripling ko yung 4,000 na yun. Huwag niyong tanggapin. Opo, hindi nga po, hindi po. Kasi baka may set up pa kayo opo, noon. Opo, opo. Ako na lang, tutulungan ko kayo. Okay? Opo, opo. Ba't di ka nga nag-sorry si Mang John? Bakit si Sir Kit ang nung, sorry na sorry? Nung time po na medyo lumamig na po ako, hinahanap po na po sa kasama niya. Akala ko po, doon pa rin sa uuwi sa may-ari ng agency. So sabi niya, umuwi na. Sabi ko, babalik po bukas yun. Hindi ko alam. Siyempre ako po, nagpahupa rin po ako ng init. Ayoko rin po makipag-usap sa kanya na meron pa akong init. Sir Harold, next time, pag may mga personal issues, opo. Gagawin mo lang yung trabaho mo, which opo. Is mag-duty. Opo, tama po yun. Huwag ho kayong makikipag usap sa mga fans. Yun na nga po. Na labas na po sa trabaho ninyo. Opo. Diba? Huwag na ho kayong magamit ng social media para maging barkada ng fans. Opo. Okay sa inyo, papa. Lie detector test ko kayo. Opo. Okay, opo, sir, opo, idol. Now, pag lumitaw na pareho kayo nagsasabi ng totoo, anong desisyon mo, sir? Tuloy ko pa rin po yung kaso, sir. Okay. Pag tinuloy mo yung kaso, isasama mo si Kit o hindi? Kasama po sila, sir, kung tinuturo po niyang siya po yung mastermind dun. Yung kinakalat po nilang affidavit ko, yung sinumpang salaysay, okay lang po ba yung ikalat sa media? Kasi nasa korte na po yun eh. Pati pangalan ko po, star witness po ako sa kasong yun. Nasa korte na po yun. Public documents naman. Opo, pati sir. Pangalan ko po, nilantad nila eh. Binabaliktad po nila. Sino nagpakalat? Si Kit po, tsaka yung asawa niya. Ah, hindi, po kung, sinang... kung pati address mo, sinama? Opo, sinama po, pati pangalan ko. Eh, witness po ako doon. Ay, pwede kang magpunta sa korte para mag- nakasampa na po yun. 2 years ago na po yun. Pwede siyang maano niyan, ma-contempt of court. Yun po yung... Anong reason ba't kinalat ni Kit? Pinabaliktad po nila. Ako daw po yung nanggapos. Ako daw po yung nanutok ng baril. Ako kailan daw po, to? Ibang insidente pa to? Ibang insidente po sa kabilang bahay nila. Bakit? May nangyari pa ng ibang insidente noon? Meron po. Nakawan. Na ako po ang nakaalam kung sino po mga involved. So, kinuha po nila akong witness. Kasi mga kamag-anak din po nila involved eh. So, siyempre po ako, wala pong kinakampihan, magkakamag-anak po sila eh. So, ang time po na yan, tatay pa po niya ang pinagdadrive ko. So, nilabas po nila sa social media, binabaliktad po nila. Na ako daw po ang mastermind doon. Eh, kinuha po nila akong star witness doon sa pangyayaring yun. Nilalabas po nila lahat, pangalan ko, address ko, yung mga sinumpaang salaysay ko. Attorney Paul Castillo, FEU Law Professor, Legal Expert. Attorney Paul, magandang hapon. Good afternoon, Adelrafi. Meron kasing, in short, inireklamo rito ng pambubugbog sa isang security okay. guard. Itong nambugbog ay driver po ng isang vlogger. However, okay. ang sabi po nito ng bugbog, kaya niya binugbog itong guard sa utos ng kanyang amo. Kasi yung amo niya, ang plantin niya sa kanyang amo ay bilang isang bodyguard, bilang driver, bilang personal mm-hmm. assistant, bilang road manager, marami siyang posisyon. Screener. Mm-hmm. Ngayon, sabi niya, kasi binigyan siya ng go signal, inutusan siya ng kanyang mm-hmm. amo, kaya niya nabugbog itong guard. Ang tanong ko, mm-hmm. ngayon, itong si guard ay magdidemanda dito sa bugbog, pero pwede ba namin isama yung amo na siyang nag-utos? Yes, meron kasi tayong tinatawag, Rafino, na principal by yung inducement, yung parang ikaw yung... nag-utos or yung pinilit ko yung isa no nagawin yung acta yon. Ang tanong lang diyan is kung mapapatunayan ba na meron yung ganung klaseng pag-uutos o pag-induce. Yun yung question doon. Pero yes, kung may evidence ukol doon, pwede talaga masama yung mga nag-uutos
para gawin yung isang akto o yung krimen. Salamat po, Attorney Paul, ha? Anytime. Okay, thank you. God bless. Okay, may nag-comment dito. Kasama daw po kayo, Mang June, sa Nakawan, sa bahay noong ni Bena. Hindi po. Witness po talaga ako doon. That time po, driver ako ng daddy niya. Nasa daddy po niya ako. Kinukuha lang po nila ako on call pag kailangan nila ako. So yung na-involve po dyan sa Nakawan, dinadrive ko rin po. So okay. Kaya sila po nagdemanda. Ako pong witness nila. Anong year to? 2018. Eh pero ba't ka sabi mo binabaliktad ka? Yun po. Hindi naman po nila inaano eh. Papa, ganun-ganun lang po sila. Yung mga kinuwento ko sa salaysay ko, ang sabi po kasi nila, may video po yun eh. Pinanood po nung staff. Anong sabi nila? Na ginapos daw, na tinutukan daw ng baril, pinasok daw si, dinactive daw si Bena. Lahat po nung salaysay doon, sa akin po nila, ibinabato. Ang gagawin daw po nila ngayon, ako daw po ang gagawin nilang primary sa pangyayari. Kumbaga po, wala na po kasi silang maiano sa akin. Kung ano-ano so ikaw nang dinidiin? Ako pong dinidiin nila, pero nasa korte na po yun. Ang tinatanong ko po... Ah, wag natin pag-usapan yun kung nasa korte. Opo, nasa korte na po kasi. Tinatanong ko so, na po. So kung primary ka... Eh, ba't ka kinuha pa rin driver at binigyan ka na napakaraming posisyon? Yun nga po sinasabi ng karamihan. Position. Ako po naghahatid ng anak niya. Hatid sundo. Sobrang tiwala sa'yo? Opo. Kaming video ni Mambena na magkasama kami. Na mag-isa lang sinasabi niya. Meron isang pobya sa akin. Marami po kaming pagkakataon na magkasama. Sa kotse, dalawa lang kami. Magmangalakan siya. Sa bahay, magkasama kami. Doon ako natutulog. Eh kung ikaw ang gumapos sa kanya, ba't pinagkakatiwalaan ka pa rin? Hindi ko po alam kung ano pong ibig nila sabihin sa sinasabi nilang yun. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, yung part no sa korte na po na yun, bakit po nila kailangan ilantad yun? Contempt of court yun. Yun nga po. Okay, pwede mo i-contempt of court silang dalawa. Patunayan at may ebidensya ka. Meron po. Meron po. Sige sir, contempt of court tutulungan. So dalawa ang tulong ko ngayon. Sir Guard, tulungan kita para sampan to si Mang June. Thank at siyempre isasama ni Mang June yung si Kate. Opo. Subukan natin kung ano maging result sa korte. Kaya naman, Sir Guard, yung sabi mo, dahil inilabas yung address mo, which is very wrong. Kung ano man po yung decision mo, Harold, gagalangin ko yun, pero ako, ito, pagkakataon, para humingi sa'yo ng kapatawaran dahil pareho naman tayo may kamalian. Although, maling-mali talaga ako sa nangyaring yun. Sa'yo, Mrs., patawarin nyo rin po ako kung ano man yung nagawa ko sa asawa nyo. Yun lang po, Idol. Saka sa lahat po ng mga nanonood, yung mga nag-ano sa akin, patawad po. At willing kang panagutan yung ginawa mo sa court? Yes po, opo. Attorney Paul, last na lamang, Attorney Paul ha. Sure, no problem. Nag-file kasi ng case sa korte yung amo and then kinuang witness itong kanilang driver. And then ngayon, nag-aaway na nga sila itong driver. Ang ginawa ni amo, yung court documents, pati yung address nitong kanyang driver, ipinakalat sa social media. So natatakot niya itong si driver. Ba't niyo pinakalat yan? Eh, tuloy, malalagay sa pangarap yung buhay ko. Meron bang condemn of court doon? Posible, kasi mga record dyan ng case-related documents, yun, no? So pwede niyo i-complain sa court na pinapakalat mo yung mga detalye ng kaso, ganyan. Although a hearing is public, syempre, you cannot naman kalat mo yung mga dokumento related to the case. Pwede yun isumbong sa court, tapos court naman mag-dispatch about it. Kung feeling nito na-condemn siya. Pero that's possible, kasi pending case na yun. Yung pinapalabas ngayon ng amo na itong si driver ay ginapos yung misis ng amo sa isang Nakawan na sabi ni driver, hindi naman totoo kasi kung totoo yan, eh bakit pinagdadrive ko pa rin si misis? So, meron bang ano doon, cyber libel? Yes, cyber crime of libel kasi may imputation na may ginawa daw siyang tremend. Kasi yung supposed pagkapos, imputation of a crime yun eh. So, kasama yon sa cyber libel. No? So, basically higher yung penalty na cyber libel.